Channel, Genres Ka Vlog. Muli ako si Risa, nagbabalik. At ang topic natin ngayon ay kung paano naman tayo makahingi ng financial assistance sa DSWD. Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Paki-click na rin ang bell, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. So guys, bali sa video na ito ay malalaman nyo kung anong step by step ang ginawa, anong mga requirements para makakuha tayo ng tulong, kaunting tulong guys sa DSWD. Ito guys ay talagang based on experience. Dahil guys, yung aking biyanan is confined po siya sa PGH Manila at meron po siyang heart failure. So, naka-confine, hinihingi po namin ito dahil hindi na po namin kayang supplyan or talagang dahil nga mga gipit din. So, meron pa lang mga ahensya na pwede naman pong mahingian ng kaunting tulong na talaga pong kahit papaano ay malaking bagay na rin po. So guys, ito po yung step by step. Doon muna tayo sa mga requirements. Ano-ano mga requirements, guys? So, number one, abstract galing sa doktor. Number two, barangay indigency. Bibigyan po kayo niyan, sa barangay po ito guys ha, malibibigyan na lang po kayo niyan ng barangay kapag kumuha po kayo at humingi doon. Sa amin guys, wala na po kami binayaran noon nung humingi kami at talagang binigyan naman po, nakita naman po nila kung ano yung sitwasyon ng biyanan ko. Pangatlo, ID ng pasyente. ID ng pasyente guys. Mas maganda kung dalawang ID guys. Valid ID. Number 4 guys ay yung ID ng lalakad. So, ito po guys ay ang mga ID ay ipapaserox po natin ng tagdadalawang kopya at ang abstract at indigency naman na galing sa barangay ay tigi-isang kopya. So, diretso na po tayo doon guys sa main sa Manila, DSWD. Quiapo, Manila po siya guys. Kasi marami po yung mga branch or nakadepende po kung saan po kayo lalapit. So, pagdating doon guys, pagpasok pa lang sa gate, punta na po kayo sa guard para humingi ng staff. Ilap po kayo doon guys sa may malasakit staff na naka-assign doon at bibigyan naman kayo ng form. Ito yung pipil upan po, personal information sa iyo at sa pasyente. Make sure lang po guys na black ball pen ang ating gagamitin. So, pagkatapos na mong mag-fill up guys, ay ibalik mo doon sa staff. Tapos, mag-antay po tayo ng tawag for interview about sa'yo at sa pasyente. Based naman po yun guys sa information na nilagay nyo sa form. Doon guys, make sure mo lang talaga na alam nyo po yung hihingiin nyo. Either na kung mag-aalam nyo na po talaga, bawa, kung financial assistance lang, yun lang po. Pero kung gusto nyo naman po na medical assistance, dapat po may mga reseta. Or either na dalawa, nakadepende po, basta alam nyo na po yung mga hihingiin nyo. Sa amin po kasi guys, is financial assistance kasi nga po, wala naman po kaming reseta. Financial assistance nga lang yun sa amin is wala po kaming billing. Wala rin po kaming reseta ng doktor. Yun po ang pagkakaiba nun pagka medical. Marami po may mga reseta po yun. Or kung may billing naman, pwede nyo rin pong dalhin. So kami po ay wala. Ang tanging dala lamang po namin is abstract at saka indigency. Tapos yun na yung mga IDs. Yan. Balik kasi pag financial assistance guys, walang reseta. Pagkatapos naman po guys ng ma-interview, proceed na po tayo sa last window para po doon sa cash out
Tapos may picture taking din po yun, na hawak mo ang pera. Parang ayuda lang guys, diba, na sa barangay na pipicturean tayo, tapos yun, hawak mo yung pera. Ganun lang po. Mostly guys, ang pinakababa nilang bigay kapag if a financial assistance is 3K. Pero kung if medical assistance naman, nasa 5K above, depende po kasi yun sa hihingiin nyo or sa mga billing nyo. So malaking bagay na rin po at malaking tulong na po, lalo-lalo na po sa atin na may mga pasyente. Lalo na, bukod sa may pasyente tayo, apektado pa yung ating pamumuhay dahil nga sa pandemic, tapos hindi pa makakapagtrabaho dahil nagbabantay sa ospital. So parang malaking tulong po talaga guys, na ano, hindi man sasapat. Sinabi, ano naman po yun talaga guys, na hindi sasapat. Talagang sasabi naman sa inyo doon na ang ibibigay nilang tulong is hindi talaga yung sapat na pangangailangan ng atin, kundi tulong lang po. Pero malaking bagay na po yun guys. So guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Hanggang sa muli, bye bye!